manok po, mayroong tinatawag dito na inbreeding, mayroong line breeding, mayroong crossbreeding, mayroong outcrossing. Ang inbreeding, ano ba ito? Pag sinating inbreeding, mas saan ito ginagamit? Ang purpose ng pag-i-inbreed ng manok, para ma-preserve yung bloodline na gusto natin. Ibig sabihin, mayroon tayong mga winning line gusto natin ma-preserve. Pag ini-inbreed ang manok, ang halimbawa nito ay kagaya ng kumuha ka ng isang anak na babae, ibabalik mo sa tatay. Or pwede kang kumuha ng isang anak na lalaki, ibabalik mo sa nanay. So, yun ang tinatawag na inbreeding. Sila-sila. Or kung hindi, pwedeng brother-sister mating. So, inbreeding rin po yun. Bakit natin pinipreserve? Kasi may mga katangian siyang kakaiba. At na-prove natin na yung linyadang ito ay mataas ang porsyento ng panalo sa atin. Line breeding. Ano ang line breeding? Minsan, the same bloodline, halimbawa, Kelso, Kelso. Pero magkaiba ang may-ari o magkaiba ang source. Yung Kelso ni ganito at Kelso ni ganito, pinag-cross mo. Parehong Kelso, pero iba ang source. Hindi within the family. Diba? So, yun ang tinatawag na line breed. Bakit ka nagla-line breed? Kasi may kulang sa Kelso mo. Na kung saan, nandito sa isang Kelso na ito, kaya kinukross mo, na ang target mo, makumbine yung hinahanap mo, nandito na lang sa isang Kelso. So, yun ang tinatawag na line breeding. Pag mate ng dalawang same line, but magkaiba ang source, hindi iisa, hindi within a family. So ano naman yung isa? Ito po yung tinatawag na crossbreeding. Ang crossbreeding po, dito mas madalas ginagamit natin to. Bakit? Dito po tayo gumagawa ng mga battle cross, ng mga panlaban. Ang ibig sabihin, ang isang linyada pong ito ay may katangian na power at ang isang katangian naman itong isang linyadang ito ay may katangian na angat, sarado at good cutter. Halimbawa, sabihin na lang natin na Hatch Kelso. Diba? So, anong katangian ng Kelso? Anong katangian ng Hatch? Gusto natin pagsamahin ito na para yung gusto natin palo ng isang panlaban na manok natin ay nandun lahat. So, doon papasok ang crossbreeding, yung paggagawa ng mga battle cross. Pero may tinatawag kayo na two-way cross, may tayong tinatawag na three-way cross, may tinatawag na four-way cross. Diba? So, depende kung saan mo nakikita, yung palo na gusto mo, na pinapalahi mo, ay nandun. Pwedeng two-way, makuha mo pa lang. Pwedeng three-way, makuha mo. Pwedeng four-way. Pero, para sa akin kasi, two-way, three-way, okay na. Pero depende sa palo na gusto mo. Okay. Pag gumawa ka ng two-way cross, nakuha mo na kagad, andun ang fighting style na gusto mo. Ang kagandahan sa two-way cross, sa dalawang linyada, halimbawa, Kelso Hatch, pinag-asawa mo, pwede mo siyang gawing material. Dahil two-way pa lang siya. So, pwede mong gawin din ulit na kumuha ka na babae, balik mo sa tatay, inbreed mo, o yung lalaki, yung Kelso, gusto mong tumaas ulit ang porsyento ng Kelso, maging 3/4 Kelso, 1/4 Hatch, pwede pa rin ilaban. Dahil, ano sila dalawang linyada. So, importante lamang sa pagpapalahi natin, alam din natin ang karakteristik at mga katangian ng bawat linyada. Ito naman po yung pang-apat. Outcrossing. Pag sinabi mong outcrossing, ano bang out? The word out is ilalabas. Di ba? Ibig sabihin, mayroon kang isang line na magaling plus pinasukan mo nitong isa crinos mo. Okay. Parang inbreeding din ang mangyayari sa outcrossing eh. Di ba? Okay, pareho magaling. Pero see to it na kung nag-outcross ka, yung i-outcross mo ay yung linyada na hindi mo gusto. Diba? Sa madaling sabi, pinasok mo, puk. Kumuha ka ng either pwede ka sa male side or sa female side. Diba? Kumuha ka ng anak na babae, balik mo sa tatay. Inbreed mo, kumbaga. Mangyayari dyan, 3/4, 1/4. Hanggang sa lumiit na lumiit ang dugo
nung ipinasok mo na linya, dito ka nagpapahibis sa tatay. Diba? Pasok mo, 3/4, 1/4. Then the following year, kumuha ka ulit ng anak niya, yung apo niya, ibabalik mo na naman ulit doon sa broodstag, sa broodcock. So lumiit na nang lumiit ang dugo nung ipinasok mo na linya. So yung ina-outcross mo, yung isang linya na yun. So yun ang purpose. Yun. So yun po yung apat na method ng pagpapalahi ng ating manok. Yun po yung breeding na tinatawag.